Hello mga loves! For today's video, ito na yung papunta na kami sa airport guys. Magbabakasyon kami papuntang Pakistan. Ngayon, i-share ko lang sa inyo guys na yung journey namin papunta sa Pakistan. Malapit na nga pala kami dito sa airport. Ayan, ito yung London Heathrow Airport guys. Ito yung malapit na airport dito sa amin. So, hindi lang Heathrow ang may airport guys, meron din Luton Airport, kaya usually guys, ito yung chinuchus namin na airport kasi mas malapit sa place namin. So, yung mga malalapit sa Luton, doon sila kumukuha ng ano to, yung bang doon sila umaalis sa airport na yon. So, malapit na tayo guys. Ayan, ipapark namin yung sasakyan para ma-unload namin yung mga bagahe namin. So, ayan guys, ayan, dito nag-unload ng mga bagahe. And, ayan, papasok na tayo sa Terminal 3. Ito yung gate namin guys, sa Terminal 3. So, ayan, papasok na tayo sa gate para makapag-check-in yung mga baggage natin. Ayan guys. And ito nga pala guys, is my first time guys na sasakay ng Virgin Atlantic. So, ito lang guys ang pupunta sa Pakistan na direct flight. So, walang PAL yung Pakistan Airlines kasi stop na nila ngayon yung Pakistan Airlines. Yung kasi yung direct flight, nag-i-straight siya ng walang stop-stop, you know, walang stopover, ganun guys. Kaya, ang chinus namin guys is direct flight na. So, ang biyahe namin is mga 8 hours siya. 8 hours flight yung aming biyahe. Dire-diretso na yung guys. So, ayan. Yung mag-check-in tayo guys. May tatlo suitcases kami. And, ayan guys. Check-in na kami. Ayan. So, ayan. Pinupush ni Mr. yung aming mga baggage. Ayan guys, tapos na kami sa check-in. Ang bilis lang guys, diba? So, dito na kami sa loob. And, nakapasa na rin sa security yung mga baggage namin. Andito na kami sa loob ng duty-free guys. Ito yung duty-free ni. And, mabilisan lang yung ating duty guys. Dahil, busy kami, naghahanap ng yung gate namin, pizza gate. Hinahanap namin yung papuntang gate 34. So, masyado akong excited guys kung ano ba talaga itong Virgin Atlantic. Kasi nga, yung maraming nagsasabi sa akin guys na yung nga daw, maganda daw ang service nila guys. Yung professional talaga yung mga staff nila, yung mga stewardess nila, yung mga steward yun guys is magaganda daw yung service nila. Kaya lang, yun lang daw ang hindi daw maganda yung pagkain nila, yung pagkain guys na yung walang lasa. Yung parang nilagyan lang yung spices guys. Na hindi katulad ng mga ibang airlines na talagang, you know, masasarap yung mga pagkain nila. So, tama talaga yung mga yung nagsabi sa akin na nakasakay na ng Virgin Atlantic kasi yun nga sinabi ko sa kanila na ang sasakay namin is Virgin Atlantic, ang airlines namin is Virgin Atlantic. So sabi nila maganda yung kanilang servisyo, yung mga staff doon, yung bang inaasikaso ka talaga. Kaya lang ang problema lang sa kanila yung pagkain daw nila, yung bang walang lasa. Ayan guys, andito na tayo sa loob ng ng aircraft guys. So ayan, medyo pagod ako guys. And mga loves, pansin ko lang dito sa Virgin Atlantic airplane na yung bang madilim siya, yung bang hindi sila nagpapailaw pagka kumakain during meal time. Kasi di bang mga ibang mga airlines na yung bang during na kumakain ka, di ba nag-iilaw sila? Eh ito hindi, madilim. Yun lang ang pansin ko, hindi siya yung bang in-on nila yung light. Ganito lang guys, as in ganito, kahit na breakfast, kahit na yung, ito yung meal namin guys, is
evening meal yan siya, guys. Dahil nga, umalis kami ng 10 PM. So, mga 11:30 kasi late pa. Delay pa yung flight namin. Nag-antay pa kami ng 30 minutes. So, delay na delay yung flight namin. Nagpakain sila mga 11:30 or 12 o'clock midnight. So, ayan guys. Malapit na tayo. Malapit na kami dito sa Lahore Airport. So, yan ang ano to, yung time ng dating namin is 12:10 yata, 12:09. So ayan guys, yan na yung Virgin Atlantic guys. So British Airlines siya. Halos magkapatid lang naman sila ng British Airways guys, yung mga British Airlines. Kasi syempre mga English naman yung mga may-ari nito. So pareho lang din sila guys. Bumaba na rin kami, andito na kami sa Lahore Airport. So, it's time na nakukunin namin yung bagahe. And before that, chinecheck nila tayo sa immigration. Ito na yung pababa sa immigration. So, ang pila natin guys is doon sa may foreign national. Parang katulad na rin sa atin guys na yung bang nasa, kung ang passport mo is foreign, so yun doon ka pipila. So, iche-check nila yung aking visa and yung aking yung passport ko guys. So madali lang naman sa immigration guys at hindi naman kami tumagal sa immigration. Kinuhanan lang kami ng photo and chinek yung visa ko, passport ko. Okay naman guys. Madali lang siya guys, hindi kami tumagal sa immigration. Ulang pa kami ng isang bagay guys. So inaantay namin lumabas. And ayan, finally kumpleto na yung baggage namin and ready to go out na kami. So, mabilis din naman guys kasi madali namin nakita yung kapatid ni Mr. Ko and yun yung sumundo sa amin sa airport. And ayan, paalis na kami sa Lahore Airport and hindi naman masyado kami tumagal sa airport. Ayan guys, nasa loob na ako ng sasakyan at pagod na pagod dahil nga 8 hours journey yung aming flight na talagang, you know, nakakapagod guys na 8 oras kang nakaupo. And ayan guys, papunta na kami sa Gujarat and from Lahore guys is 3 hours ang biyahe papunta sa place ni Mr. Ko galing sa Lahore Airport. And maraming salamat mga loves at sana i-follow niyo yung bago kong page na Mrs. T Vlog UK 2.0 para ma-update kayo sa mga video ko dito sa vacation ko sa Pakistan and marami pang iba guys na i-upload natin na video and sana huwag niyong kalimutan na i-follow yung page ko and maraming salamat sa panonood niyo guys and hanggang sa muli, kita-kits tayo mga loves and ayan guys, marami pa akong i-upload sa pagbakasyon ko dito sa Pakistan. See you mga loves, bye!